Sigaw News Update. Magandang araw mga Novoy Sihano, ako po si Jovelyn Astrero at narito na mga balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito. Nilinaw ng Department of Health na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbabantay sa Zika cases sa bansa kahit na wala pang lumalabas na impormasyon tungkol dito. Ayon sa DOH, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa Zika at sa iba pang mga sakit. May mga nagmo-monitor na rin umano sa mga dumarating na biyahero mula sa mga bansang may mataas na ulat na mga tinamaan ng ganitong sakit. Sa ngayon, nasa 57 na ang kabuuang bilang ng biktima ng Zika virus dito sa Pilipinas. Aabot sa 38 na kababaihan ang nagpositibo sa Zika cases, habang 19 naman ang mga kalalakihan. Pinakamaraming naitalang kaso nito ay sa Metro Manila na may 20 na nagpositibo, 18 sa Calabarzon, 15 sa Western Visayas at Tigalawan naman sa Central Luzon at Central Visayas. Sa balitang lokal, nailipat na sa Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay, Palayan City, ang 100 illegal drug surrenderies mula sa iba't ibang barangay at bayan sa Nueva Ecija. Formal na na-turn over ang mga surrenderies kasabay ng paglulunsad ng proyektong USAD o United Stand Against Dangerous Drugs na sinuportahan ni Governor Zarina Umali at Attorney Aurelio Umali, chairman ng Anti-Illegal Drug Conveners. Ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Antonio Yara, umaabot na sa mahigit 28,000 na mga sumukong drug users at pushers sa buong probinsya. As of now, we have at least 28,000 surrenderers. So makita nyo, we are now surrendering some of them sa ating mega rehab center. Siya na evaluated by the Department of Health. Abangan ang kabuuang balitang yan sa Balitang Unang Sigaw bukas. Ako po muli si Jovelyn Astrero. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.wp.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV 48. Kaibigan mo!